parang nakakaduda at nakakakaba na itong COMELEC na ito sa, ano, ha, sa darating na eleksyon. Ha. Kasi may malungkot na balita, hindi lang malungkot, nakakagalit na balita na reject ang party list nila KRS at saka ng mga ibang katutubong party list. Kung sa mga hindi nakakaalam, itong party list na nila KRS, nakalimutan ko ang pangalan niya, pero babanggitin dito sa video, papakita ko sa inyo mamaya. Ang grupo nila ay ito si KRS, alias na to, isa siyang dating NPA na nagbalik-loob sa gobyerno, ngayon tiring sila, in-expose nila itong mga gawain ng mga makabayang Black, Gabriela, mga anak Pawis, in-expose nila yan yung mga nasa Congress natin na ano, na Communist Front. Ito ngayon, nagtayo sila ngayon, itong grupo ni KRS, sila Kaamihan, yung mga, hindi ko na rin gano'ng maalala yung mga pangalan ng iba. Ngayon, grupo sila ng isang party list at nag-absent, nag-file sila ng COC, ngayon rejected sila. Yan ang nakakapagtaka. Sila ang grupo na lumalaban sa para matigilan ng 50 years mahigit na panggugulo sa atin itong mga ano, mga makakaliwang grupo. And doon sila pinayagan. Sila yung pinayagan ng COMELEC na makatakbo ngayong eleksyon. Kaya ito kaya nakakaduda eh. Mayroon bang anomalya? May matinding anomalya talaga. Sa tingin ko, anomalya na ito. Party list, at despite sa disqualification case laban sa Gabriela at KPL ay nakapasok pa rin po ito. At alam ko, may nais ka rin ibalita sa amin, KRE, kaugnay sa nangyari po sa Abante Sambayanan party list. Ano po ba ang nangyari? Oh, malungkot na balita, nakakapanlumo, nakakadismaya at nakakagalit. Bakit nakakapanlumo at nakakadismaya? Dahil ang mga tunay na mga party list and political groups kagaya ng Abante Sambayanan at ng Ipanaw para sa ating mga katutubo, yung Abante Sambayanan at Sambayanan, para sa ating mga former rebels and former cadres of the CPP, NPA, NDF ay tinigbas at dinisqualify ng COMELEC and bank decision hapon ng Biyernes inilabas nila. Ang desisyon na ito, at kung gayon hindi tayo nila pinapayagan na makasama, mga kababayan, Ms. Ina, Ma'am Lorraine, dito sa participation sa 2022 elections for party list. Nakakagalit ito dahil ang desisyon ng COMELEC ay nag-reinforce at nagpatatag pa sa naging participation ng mga kamatayan Black ng party list ng Communist Party, ng NPA, ng NDF na nagpapa-sponsor at nagpapalaganap, mga kababayan, ng terorismo. At malinaw na itong kamatayan party list na kabataan party na may pending disqualification and cancellation dahil sa kanilang reklamo sa kanila, Ma'am Lorena, for almost 2 years na ito, Ms. Ina, hindi inaaksyonan ng COMELEC na i-disqualify itong kabataan party na nagiging recruitment ground, facilitator and coordinator ng recruitment ng mga kabataang Pilipino, lalo na ng minor de edad, na mga kabataan papunta sa NPA at namamatay at nasisira ang kinabukasan. Ganon din ang anak Pawis ni pinalusot nila. Ito ang party list ng CPP sa mga grupong binubuo ng Communist Party at ng NPA sa mga magsasaka at iba pang grupong kanilang sinisira sa kanayunan at mga urban poor. Yung grupo ng Bayad Muna, party list ng nila Bungot Gaiti at Bungot Sarati at nila Gaiti, lusot din. Itong ACT teachers na naghahakot ng mga bata sa talaingod upang itago at itaka sa kanilang mga magulang ni Franz Castro, lusot din. At isa pang party list ng CPP-NPA-NDF, itong Gabriela Women's Party, Ma'am Lorraine, Miss Ina, ay mayroong disqualification cancellation petition dahil ito'y tumatanggap ng mga foreign funding o mga pundo at mga sindikatong questionable na mga finance support galing sa abroad. At ito ay bawal sa ilalim ng konstitusyon at bawal sa ilalim ng Omnibus Election Code. And yet, bulag, bingi at pipi ang COMELEC sa ganitong kalakaran ng mga sindikato at kriminal na uri ng party list na ginagamit ang ating gobyerno, pundo at pamahalaan at pwersa ng ating authority upang ikutan ng mga batas natin, itong tinatawag nating kamatayan party list.
ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF. Samantalang kami na ang layunin ay banggain, supilin at tinagin at gibain itong pangwawasak na ginagawa nitong mga partylist sa ating pamahalaan sa loob ng Kongreso, tayo po ang dinisqualify ng COMELEC. Kaya nakakagalit. Pati po ang ating mga taong bayan, first time po ninyo maririnig na kinukonfirma namin that the only recourse for us today is to file a petition for certiorari with prayer for a temporary restraining order to attain a status quo ante order so that we can participate through the intervention ng Supreme Court dahil sa hindi makatarungan, abusado at mapanupil at wala sa batayang tama ang ginawang desisyon ng COMELEC nito, Yusek Lorraine and Miss Ina. Ayan, kung aware kayo sa balita nung nakaraan tong yung Gabriela, may mga grupong na nakitaan sila ng mga armas, pampasabog, nandun yun pa yung ano nila, yung kanilang mga campaign para pernalia. Malinaw talaga na malinaw na ang mga to ay teroristang grupo. So in other words, no, para maliwanag na ang inalaw, pinayagan na tumakbo sa 2022 elections ay itong mga party list na in-identify ng maliwanag ng National Task Force, ELCAC, headed by the President, na mga creations at mga prente ng CPP-NPA-NDF. Diba? So, maiintindihan na ng ating mga kababayan kung bakit ito tumatagal ng ganito. They do not act on their own. Am I accusing the COMELEC of some anomaly? I think so. Yeah, because it doesn't make any sense. No, it doesn't make any sense. My father was a COMELEC commissioner and I understand the culture there, no? And I don't know, maybe that was a more innocent time or my father was incorruptible. My father was incorruptible. So this thing is really hard for me to understand. Honestly, Ina, Eric, back-to-back yung disappointments natin, di ba? Yung pag-slash ng budget ng BDP pagkatapos ito, di ba? So ang sinasabi ng COMELEC, parang isinisapwera niya yung sinasabi ng task force, no? At saka meron pang dalawang kaso na nakabinbin against na final ng task force ELCAC against Kabataan and Gabriela. Ano ibig sabihin noon? Ibig sabihin noon, meron kaming inihain sa kanila, may binigay kami na napakaraming ebidensya, documentary evidence na seized ng AFPP at saka PNP, may powerful testimonies ng founders of the CPP, ng former cadres, kayo yon, 'di ba, ng victims and their families, 'di ba? And we're talking about 52 years worth of evidence and yet walang kwenta sa COMELEC yon. So I with me sa task force we very clearly denounce and really condemn what the COMELEC has done because once again COMELEC, you are putting our people, our children, our country in harm's way. Mga komunistang terorista itong kabataan, Gabriela, ACT, anak Pawis, bayan muna, Gabriela, na inyong pinayagan na namang tumakbo for the 2022 election. Sana gatekeeper ang COMELEC eh. Sila yung tagasabi, yeah. Diba? So ngayon, pinayagan nila. So, grabe, no? I mean, this is why it has lasted this long. Yeah, and to think, Ma'am Lorraine and Miss Ina, yung kasama nating party list ng mga katutubo, totoong katutubo talaga ang nagre-represent, hindi kagaya ni Kuya Mac na persona non grata, kasabwat at recruiter ng NPA at ng mga komunista sa buong Pilipinas at tagapagtaguyod ng NPA. Kaya nagbuo ng party list ang mga kapatid nating katutubo, Ma'am Lorraine. Yung mga libu-libong pinatay na mga katutubo, mga pamilya nila at mga... Yun, yan lang po na nakakalungkot at nakakasama ng loob na balita na ma-disqualified ang may tunay na hangarin para sa peace and order sa ating bansa ay ma-disqualified. Kaya nakakaduda ang COMELEC. Siguro dapat ang taong bayan magkaroon ng initiative na siya sa atin mismo itong mga tao na kaya nga katulad ng sinasabi ni Seth Badoy na mayroon talagang
At yung term nga ni Kaarik, di ba narinig nyo na meron talagang corruption, na may presyo ang mga to. Kaya yun, hinihiling ko na panalangin nyo sila. And also, kung ano, kung na gusto nyo kung mga ganitong content na kung anong gusto nyo yung topic, paki-comment na lang. And please subscribe my channel. Isa po yan, kailangan ko po yan para may palaganap yung mga ganito. Hindi kasi po naibabalita rin eh. Sa mainstream yung mga ganitong balita. Alam niyo naman, katulad katulad yung kay Kaerick, yung Senate hearing na yan, hindi naman na natatalakay ng gusto yan. So, yun lang. Panalangin po natin sila.